Ya, apa? Pagkabuhatnya, doon na po ano, ginawa yung ano, pangalay. Meron ka. Ano po sa may kabila? Doon naman po ako sa may kabila. Pero kalayo. Yung sa may dinan natin doon sa may, ano, may itim na mga ano, na mga plastik kanina. Oo. Yung may mga plastik po doon. Nandun po. Pero kalayo. Opo. Nandun po siya sa may. Ilang meter layo niya? Hindi ko may estimate kung ilang. Parang malapit ang ginagasa. Kasi hinubaran niya na po eh. Kasi medyo maliwanag yung buwan. Yung time na yun. Tapos yung mga ilaw po doon sa ano. May mga ilaw din po dito sa ano sa may kabilang bahay. Wala lang malayo yung... Nanghina na po yung pinsan ko. Nanghina na. Anong nanghina? Yung pagkakabawalan pa. Opo, bawalan na po yung malay niya. Sabi lang. Sir, umpisa ko lang sa umpisa. Paano nag-umpisa yung lahat? Saan galing si Jovelyn? Paano siya nakasama? Paano yung nakita? Bali, ano po, inabangan po namin eh. Inabangan po namin siya galing siya ng ano. Inabangan niyo sa? Sa Robinson. Dyan lang po sa kanto ng pandupa. Doon, saan kayo ba na nakabang dyan? Ako nag-abang, ako yung pinakalukap niya. Yung papasok po doon siya. Sa ano? Sa tindahan. Opo. Doon kayo nakabang? Opo. Saan sa Jovelyn bumaba? Sa kanto. Sa matindahan din, papasok doon. Opo, opo. Huli kami sa akin kasi hindi bisa doon maklaro kasi medyo magubat kayo. Okay. Hindi bisa doon maklaro yan doon. Ako doon ako sa may court, yung idamuan po doon. Doon po na kayo. Pagbaba ni Jovelyn, sino yung sumalubong sa kanya? Wala pa rin sa lubong. Naglakad siya papasok? Naglakad lang po siya papasok. Tapos nyo, sinundan nyo na? Opo. Tapos magsisinyas po ako sa kanya na kung may tao wala. Doon po siya nakabang sa ano, sa una. Doon na po yung nablot, yung kinsan ko. So sa yung isa mong kasama, sa una nakabang, ikaw sumusol ka Jovelyn? Opo, opo. Medyo malay lang ang distansya ko sa kanya kasi ako. Sumusunod ka Jovelyn, yung isang mong kasama nakabang sa unahan. Opo, opo, opo. Alright. Ngayon, paano mo siya nabigyan ng sinyas na wala ng tao? Anong usapan? Ano lang po, bali writer lang po. Sinyas ko ng writer. Sinyas mo ng writer? Opo, sinyas ko ng writer. Na wala ng tao. Tapos yun, doon na po yung nablog. Doon na banda sa papasok, doon yung inabot sa damuhan. Opo, opo. Alright. Anong paghabot niya? Anong ginawa ng... Medyo malayo kasi ako, nandun naman ako sa mga sir. So, silang dalawa nagpapandumog doon. Mga gano'ng kalayo yung mga agwat mo? Kasi yung mga agwat, hindi ko ma-estimate eh. Kung paano ang nagpapandumog ang sinasabi? Mm. Yung nag-ano po sila, nag-ano po sila yung, siyempre yung tinakpan niya yung mga ng pinsang ko. Siguro kung ano lang pinanganib niya. Nagpapalag po yung pinsang ko doon, Makapalag siya? Opo, makaalis. Kasi parang tinakpan lang ang bunga kasi hindi masyado nakasigaw yung pinsang ko eh. Hindi masyado nakasigaw. Tapos? Doon na po din na sa, ano, sa may bangin-bangin doon. Binuhat niya? Hinila niya po doon, hinila niya. Pinanganib niya? Opo. Wala nang malay. Ano ang hinihila niya? Ano? Yung pagkahila niya, nagpapandungo po sila doon. Nagpapandungo po sila doon. Lumalaman pa sa Jovelyn? Opo, opo, opo. Pero nangihina na siya? Opo, nangihina na. Habang kinakalagad niya, papunta doon sa damuhan? Opo, opo, opo. Tapos? Doon niya na po, ano, yung parang mawala ng halos ng hininga yung pinsan ko, bago niya binuhat, yung parang lupay-pay na po ba? Sa pagsakala siguro, parang lupay-pay na. Doon niya na, ano, binuhat, papunta doon sa may, ano, sa may kamutihan. Tapos sinisan ako na, umigot ako sa kapila. Kinex ka niya? Nagsinyas po siya na, ano, na doon ako umikot sa kabila. Okay. Na doon ako mag-posting kasi medyo maling ano yun doon, medyo clear yun doon eh. May maraming bahay yun doon. Sinyas lang kayo? Opo, opo, opo. Para hindi marinig? Opo. Sinyas po siya. Tapos? Pag sinyas niya sa akin, doon ako yung ano, nakikita ko na ano, na, kasi medyo maliwanag yun po. Inubaran niya na yung pinsan ko doon. Inubaran sa Jovelyn, nakikita mo? Opo, opo, opo. Tapos ano pa makikita mo? Medyo ano pa. May hininga-hininga pa. Oo nga. Tapos ano pa nakita mo? Pagkalapos niya, pagka may nagsinyas sa akin na ano, maglapit ako doon. Paglapit ko doon yung pinsan ko, wala hindi nga. Wala na. Kasi wala na hindi nga. Wala na po talaga siya. Tapos noon, sabi niya sa akin, pumunta ka sa kabila, sumaya ka siya. Magpusting ka to kasi buwating ko to. Pagkabuhat niya po, doon niya na po dinala sa ano? Sa yung pinaglagyan. Bangin-bangin? Opo. Doon niya na po dinala. Tapos ako, pagkatapos niya nung gawin yun, umuwi po ako sa ano, sa bahay. Dumalo siya ako doon sa bahay namin. Tapos siya, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Kung mahalar, nag-inom pa siya, kung saan siya pumunta. Kasi takot-takot sana kasi, siyempre, kulo na yan, ikalalaya na kanya. Kulong po yan. Kailan siya lumaya? Bago-bago lang po lumaya. Ano kapalit nun, nung ginawa mong lookout? Bali, hindi mo rin siya ginasa? Wala, hindi po ako gumalaw sa kanya. Hindi po ako gumalaw. Siguro sa, ano ba? Anong kapalit nun? Paano ka napapapayag? Parang natakot yun ako sa kanya na, ano ba? Kasi nag-usap-usap na lang, nagsasabi-sabi na siya ng ganun. Siyempre, kulo na yan, kulong yan. Kung anong gawin niya sa akin kasi nga sa ano nga pag naginom kami lagi niya akong ginagamitin, lagi niya akong sasaktan. Ano niya si Jovelyn? Pinsan po rin po. Pinsan po niya? Pinsan mo rin po siya? Yung... Opo, opo. Tapos yung time na yun nung ano medyo ano na medyo mainit na kaya tawagan niya ako pumunta ako ng San Jose. Daling ko rin yung mga kainit, daling ko rin yung mga barkata ko doon sa San Jose. Yung cellphone pala saan napunta? Ibang gamit? Hindi ko po alam kung saan niya dinala o kung saan niya ginagamit yung cellphone. Bakit? Siya ang ano, nandun saan eh. Siya yung sa pinsan ko pare parang naging lookout eh. Siya yung nandun. Yung cellphone ng gamit ng pinsan namin, hindi ko alam kung saan na dinala. Kasi ang sabi ng nanay, di ba, sumagot pa pero tahimik. So sino yung sumagot po? Hindi ko po alam kung nasagot niya pa ang tawag o ano. Yung tawag na yun. Kung nasagot pa niya ng pinsan ko. Bakit nasa kanya ang cellphone? Nasa kanya na yung cellphone eh. Nasa kanya yung cellphone. Nasa pinsan ko yung cellphone. Yung gamit, yung bagong Jovelyn, sa kanya rin? Oo, nasa kanya. Kasi...
nakaano pa, nakasuot pa sa bagyo. Natabal pa yung pinsan ko. Tapos kinabukasan, saan na kayo natulog? Saan ka natulog? Doon ako sa bahay ko. Nandun ako sa bahay ko. Umay ako doon. Tapos siya, nakamotor siya. Hindi ko alam kung saan ba siya. Doon na pumunta. Eh, bakit tumagal pa ng ano? Hindi mo naisipan kagad na tatawag din ako. Sabi? Natatawag din ako sir na ano. Eh, siyempre, yan na. Yung, ano niya kasi, siyempre, di ba, kalalayan nilang. Baka mamaya, kung anong gawin niya sa akin. Kaya kinibig ko rin talaga. Kaya yung pagkasaksa ko sa kanya, yung time na gabi na yun, nisurinder ako doon sa ano, sa tropa namin, sa komando. Doon ako nisurinder sa ano namin, sa presidente. Kaya dinala po ako dito sa police station. Nakakuha po ako ng alas 9. Balikan ko lang ka Jubilin. Matagal nyo ng plano yan, na pinagplano nyo sa Jubilin talaga? Bali po nung ano, yung adal na ano, nag-iinom po kami doon sa bahay. Bago nangyari? Nakakinto-kinto niya po. Anong mga kinakwento niya sa'yo? Sabi niya ano, na baka may chicks ka dyan. Sabi ko, wala naman akong ano sa'yo, wala naman akong merito sa'yo, kundi yung sa ano, yung sa GC ko lang, na babae. Kung labangan dito sa ano, sa Palawan, punta ko yan dito. Tapos, paano napunta ka Jubilin yung plano ninyo? Bali po parang ano, may pananasan na rin po siya sa ano, sa pinsan ko. May pananasan siya? Opo. Anong sabi niya sa'yo? Anong, wala naman siyang ano sa akin, basta ang pangpo niya sa akin, ano, mag-ano tayo, mag-rip tayo. Close niya ba si Jubilin? Close niyo? Nakakausap niyo? Si Jubilin, ano? Ikaw, nakakausap mo siya? Oo, sa kanya po ako nagpapagawa ng resume ko eh. Resume kay Jubilin? Opo, sa trabaho. Yung pinsan ko lang talaga na yan yung ano, yung matindi yung ano, yung intention kasi yan eh. Hindi, paano mo sabi naman yung pagnanasan siya kay Jubilin? Sinabi niya ba sa'yo na rapin natin si Jubilin? Opo, opo. Anong sabi niya? Paano niya sinabi sa'yo? Sabi niya parang sarap mga ano, sarap mga ano, magtigil ng bahay niya. Sabi niya gano'n, parang sarap mag-rape. Binabanggit niya sa Jubilin? Opo, opo. Anong, paano niya binabanggit? Sabi niya ano, maganda gano'n, mag-inis daw. Sabi niya sa akin. So, okay. So, paano niya nabuo yung plano na pangagasa ka Jubilin? Ano, bali, ano po? Siyempre kasi meron kang plano niyan, kung kasi... Yun nga po yung ano, yung sasabi na sa akin na ano, na yung ano, yung plano namin na ano, na yung plano na isasabi ng plano sir, kasi na ba? Anong plano nga, anong plano nga? Sabi niya ano, sabi niya, ituloy na natin yung plano, gano'n. Ituloy na natin yung plano. Hindi ako naman, naano naman ako sa kanya. Ngailan naman ako sa kanya. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Pero sabi ko, hindi ako gagalaw dyan. Hindi ako gagalaw dyan. Kaya sabi ko sa kanya, sige, akong bahala. Ako nang bahala dito. Labas ka dito. Basta mag-lubab ka lang. Timpli ka lang. Ayaw mo gano'n ka lang. Hindi ko alam mo gano'n. Mag-ispa sa akin, gumitawa ko lang. Ilang beses na ginagawa sa Jubilin? Bali, ano po eh. Kasi, ang tagal na dun eh. Kasi sabi, gusto niya pagsawaan. Ilang, tingin mo ilang beses na ginagawa sa Jubilin? Mga ilang oras lang tumagal doon? Siguro po, ano. Gusto sabi natin na dalawa. Ganyan. Dalawang oras kayo doon? Dalawang beses niya kung ano, ginalaw. Paano mo nasabing dalawang beses na ginalaw? Kasi ano, nagsigarilyo pa siya eh. Tumayo siya, nagsigarilyo. Sa dalawang oras niya, anong ginagawa mo doon? Ano po ako, nakapusting po ako doon. Nakapusting lang po ako doon sa ano, sa pinagpustuhan ko din yung late intention. Hindi niya sinabi na palit naman kayo? Kayo? Wala. Kaya sabi ko, ako nanghirap yan kasi ako, may anak ko sa buhay, tanong ko sa buhay, masawa ko na sa abroad. Kung gagalaw ka dyan, suluhin mo yan, ilabas mo ko dyan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, huwag ka mag-alala, safe ka. Ay, ako bahala, basta ako lang. Tingnan mo lang ako. Yan sabi niya sa kanya. Pero iba yung sinasabi niya kanina. Sabi niya kasama ka doon. Kasama ko doon sa pag, ano, sa ako yung naging ano. Hindi, sabi mo na din. Ako yung naging ano, yung naging lookout, pero sa pagkagasa sa pinsa namin. Kaya nga, pero sabi niya, dalawa na kayo din nag-asa kanina. Sabi niya po? Oo, oh, dalawa kayo nag-asa. Wala, hindi po kasama doon siya. Hindi po kasama doon kasi ako naging lookout eh. Kasi malaya ako sa kanya. Kasi gano'n yung kwento niya. Kasi, ikaw, sinasabi mo na siya nag-asa. Siya naman, gano'n din sinasabi niya sa'yo. Dalawa kayo. Hindi ko po talaga nalapatan yung pinsan ko. Hindi ko po nagalawa si... Ako na nakapusting doon sa bungad eh. Sa bungad. Ako na nakapusting doon. Hindi mo malamay sa labi na, tikaw mo na pinsan, wag yan. Kasi pinsan natin yan, ibang babae na lang. Kasi po, ibang klase po kasi yan magsalita eh. Kapag ano, parang mga simbre, galing doon, pinakakalakas yan. Kaya ano na lang ako sa kanya, parang tangatangan na lang akong naging bata niya. Nasunod sa kanya, parang ako na yung ano. Siya na yung boss ko, parang ako yung batikag-batikag. Sige. Paano kayo lumalis sa tapos na, sa dalawang oras na yon na na-rape niya si Jubilin, ginawa niya ang gusto niyang gawin, paano kayo lumalis sa lugar? Ako po, umuwi po ako sa bahay ko. Umuwi ako doon sa bahay ko tapos nang gusto kayo mag-asawa. Yung pagtawag ko sa asawa ko, ano, alas 4 ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw kasi alas 11 ng, ano, ng gabi, doon sa Saudi. Grabe. Sir, meron kang gusto ang klasa para mas marina? Sinasabi mo, hindi ka nakisali doon o nakigalaw sa lugar. Pero yung sa kanon, sa tuhod mo? Ito po sir, sa tuhod ko ito sir. Yung pagbayanihan po namin ito ng pagbakon. Yung mga pasapasayan ko. Okay. Ay, atas mo doon.
Doon tayo sa ano, sa pagsaksak mo sa pinsan mo, kasi meron din yung koresyong kajabilin. Apo. Paano naman ang ano naman kwento nun? Balik po, parang ano eh, parang gusto niya akong itumba kasi tatawagan niya ako. Nagiinom kami doon sa ano, sa mga kaibigan ko, nagiinom kami doon. Actually, nakausap niya pa ngayon mga kaibigan ko eh. Tinawagan niya ako, pinapunta niya ako ng San Jose. Sabi niya, di ba, ano, astig ka? Napunta ka sa San Jose. Nandito ako sa San Jose. Sabi ko, magano man ako dyan. Sabi ko, sabi ng mga kaibigan ko, malang kansinin niya. Sabi ng mga kaibigan ko, pagka mamaya-maya, tumawag na naman siya sa amin kasi nagiinom pa kami. Pagkatawag niya sa akin, sabi niya, nandito raw siya sa kanto ng punan lupa. Hindi sabi ng mga kaibigan ko, ayaw mo na yan, patayin mo, patayin na. Hindi kasi na tawag. Hindi ngayon, siyempre, lasing na rin kami. Medyo, ano, yung saktong bawi na rin. Pinatid ako ng mga kaibigan ko sa bahay. Doon sa bahay ko sa taas, ang motor ko walang ilaw yan. Tapos nakangkas na ako doon sa kaibigan ko. Doon sa, ano, sa nagdadrive, may ilaw sa unahan. Tapos yung nagdadrive ng motor ko, yung pinsan niya. Nandun din ko siya sa, ano, sa bahay niya. Pagdala na po sa akin doon, inisip ko yung kasi yung motor ko doon, walang magagarayahan, tsaka yung motor ko direct. Inisip ko itong baka manakaw ba, kasi wala akong garayahan doon. So, ang ginawa ko, binaba ko yung motor ko doon sa, ano, sa bahay. Bababa ko doon, nandun na siya. Tanong, sino ito? Auntie ko po yan. Ito, auntie mo? Apo. Ito isa? Auntie ko rin po yan. Auntie ko. Nanay mo na saan? Nandun din po saan. Tapos po yun, yung nagpang-abot na kami doon, makupo ko dito sa, ano, sa may gate namin, pero nabot na pa rin po ako. Nabulot na pa rin po ako doon. Tatawa ko sila mama. Sabi ko, ma, si Kuya Jumbert dito. Eh, siyempre, takot ako sa kanya. Sabi ko, ma, si Kuya Jumbert dito, ma. Sabi niya, sabi ko, ginabubog niya ako. Tapos pag-arap ko sa kanya, may dinudukot siya sa tagiliran niya. Yan yung pagsugod ko sa kanya. Na inano ko siya, ginyaka ko siya. Pumbunong na kami doon. Nagaw ko yung kutsilyo kasi yung muna pinanatan niya ako sa dibdib. Yung pagharapan namin dalawa. Yung paglapit ko sa kanya, yung pag-ano niya sa akin. Pag-takuman niya sa akin. Laban talaga ako doon kasi, ano, talaga doon siya nakanak eh. Ako, ano kasi galing ako doon sa ano, isang makaibigan ko yung naginom kami doon. So, yung ginawa niyo yung ano, makainom din kayo? Ako sir, ano? Ginawa niyo yung... Kasi wala akong pirang siya. Hindi ko lang alam kung kung gamit niya. Nang? Nang ano, bawal at ang... Hindi ko lang po alam. Kasi siyempre yan. Hindi hindi ko po alam. Pero kung... ano, dalawa lang ba kayo? Na, apo. Ano, baka mayroon pang iba? Wala lang po sir. Dalawa lang kayo? Apo. Ang magkano nun na nagano? Apo. Dalawa lang talaga kayo? Apo. Ito lalaki, sino yung nasa po?